sabihin natin, punta lang tayo doon. Pero, kunwari, napulibok. Eh, di ba? Maraming dahilan, mga kalinga, para at least kahit papaano, nandyan yung pangalan ng St. Luke's, pangalan lang. Di ba? Oo, pwede naman mangyari yung ganun eh. Mga kalinga, eh. Puntahan na natin, punta lang tayo doon. Pero malayo yun, ha? Grabe, wag. Yun. Pero, pagdating dito, no, na hindi nila kinaya ang kalinga, pangalang mabalbas, kay Melanie naman, no? So, baling kay Melanie kasi hindi nila kaya si Nestor. Hindi nila napakuha kay Lolo Nestor dito na sa main subject, no? Kalinga mga balbas, no? So, pagdating dito kay Melanie, no? Ilang buwan na, ilang taon na. So, mula nung 16, papacheck up, tas dalhin daw sa, ano, no? Yan yung utos, eh. Sabi ni Melanie, di ba? Eh, ngayon, ang nangyari, hanggang... Wak nga, di ba? Alam na lang kung paano wakwakin yung tao, di ba? Kaya nga tinawag na wakwak eh, di ba? Nakalingap. So dito tayo, no? Processing na naman. Kaya marami umalma dito eh, no? Yeah. Ulit. Kasi, abangan po natin hanggang katapusan ang mga pasabog. Abang po tayo hanggang katapusan na naman ang mga pasabog. Katapusan. Mag-antay po tayo hanggang mag-antay. Katapusan. Nako. Kung ano ang mga mangyayari. Mhm. Ha? Si Reyna, di natin alam kung saan ibabalik si Reyna. Mm-hmm. Balik sa Kalinga? Ito ba? Nako, ibabalik. Si Melanie na ibalik sa Kalinga si Reyna. And kung sino magbabalik? Ano, para sa akin, wala sa loob ng Kalingap yung makikiusap na para ibalik si Reyna sa Kalingap. No? Siguro, itong ano na ito, itong kanyang life na ito, itong kanyang title na ito, ito'y katang-isip lamang nila. Ito'y gawa-gawa lamang ni Rui Name, no? Na para gumawa ng issue. At kung meron man, baka sila, no? Or baka sila. Baka nakalikom na. Ang nakikiusap. Kasi sila lang naman ang may communication dito sa kay Melanie, no? Baka sila ang nakikiusap na ibalik sa Kalinga kasi baka hindi na nila kaya. Dahil hindi nila kayang ibigay no, yung mga ipinangako nila kay Melanie. Malamang strategy nila ito. Ayun, tama. Tumpak. Kwento, ha? Tumpak yan mga kabalbas, mga kalingap. No? So isang mapagpalang araw po sa lahat, lalo sa ating ama na si Kuya Val Tingay and the Vlogs, Kalingap Prank. So dito po natin, dagdagan lang po natin yung kasamahan natin sa reaction ng no, si Sangkay Lons, no, sa mga details ay nandito sa channel niya din, niyo pwedeng mapanoorin. So dito ay gagawa natin ng siya ng reaction dahil nag-reaction siya dito sa sinasabi ng isang bigatin daw na wakwak yung pinaka nagsusuporta dito kay Melanie na makalingap. So dito kapansin-pansin mga kalimabalbas no, na merong binanggit no, hindi malaman kung sino pero saan ba to nanggagaling mga kalingap no, na parang sinasabi dito na binabitawan na nila si Reyna or ibabalik na kay me. Di natin alam no, sinasabi dito na kay Melanie ba no? Sabay ito sa sinabi niya na pasabog sa katapusan no. Ano bang katapusan? Katapusan ng buwan, katapusan ng Disyembre ng taon or katapusan ng mundo. Yung ano, katapusan na nila no. No, si mga makalingap, hindi maayos yung pagkakaano eh, sabi no, sana nilinawan ito mga kalingap no. So, ay dandahan pala dapat ako magsalita. Dami na na-stress no. So dito ano, dagdag ko lang dito sa sinasabi, no? So, sa opinion naman ni Sangkay Lons ay talaga naman, no? Na napakamalinis at dito ay sinasabi niya, mga limabalbas na hindi pa alam kung sino, no? Malamang kung sa kanila nanggagaling or dito, haka-haka opinion or yung gumagawa lamang, no? So, very, ano tayo rito, no? Mga limabalbas at talagang intindihin natin, analisa natin kung sino, no? So, dito mamaya-maya ay matukoy natin dito, no? So, roll... Ole. Gawa ng issue, pero malamang sila yung may gawa nito. Nako. Uy, huwag kang mag-alala, Ma'am Asteria. As long na hindi po tayo nagpapanik, Ma'am Asteria, at wala po tayong pinabalita na negative dyan. Ito kasi mga kalingap, parang ginagawa na nilang content, no? Yung kay Reyna, no? So, matagal na eh. Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan na, ilang taon na, no? Naginawa nilang content na kumbaga, pilit nilang hinihikayat, hinihila at pinukuha yung mga viewers, no? Mga supporters para mapunta sa kanila, no? Yan yun eh, real talk. Pero, hindi sila natatagumpay dito dahil nga,
mismo yung mga supporters, mga viewers kayo, no? Alam nyo kung sino at nasaan dapat mapunta at ano ang tama, no? Saan mapupunta na custody, kung saan siya pwede, no? Ito sa ating pinakamahal na si Rina yung pinag-uusapan, no? So dito naman, pagdating sa hindi nga nila makayanan at hindi nila kaya, eh, mga kalingap, no? So ginawa nila si Lolo Nestor, no? Atak, Lo, halika dito, Lo. May pera dito, Lo. Sige, kunin mo doon, Lo. Oh, ngayon, kinuha. Eh, syempre, hindi naman nila na-briefing masyado si Melanie. Eh, di, syempre, ako liin ha. Pupuntahan ko. Kukunin ko. Ah, anak ko to eh. Eh, si Lolo, bakit hindi naman babala ka dyan? No? Di, si Lolo, saan na punta? Uwi na lang. Luhaan si Lolo. Pero, deep inside kay Lolo, masakit sa kanya dahil siya nag-alaga eh. No? Diba? May nagsabi lang sa kanya, kukuhanin para doon. At, kasi, ang sabi niya, no? Ang nag... Makikita niyo yung trend, yung pattern, mga lingap. Ito ay sinasabihin mo, Lo, doon sa kalingap na na-miss mo lang, pasyal mo lang, huwag mo lang kunin, no? So, yun. Pero, pagdating dito, no, na hindi nila kinaya ang kalingap, mga limabalbas, kay Melanie naman, no? So, baling kay Melanie kasi hindi nila kaya si Nestor, eh, hindi nila napakuha kay Lolo Nestor dito na sa main subject, no, kalingap mga balbas, no. So pagdating dito kay Melanie, no, ilang buwan na, ilang taon na, so mula nung 16 papa-check up, tas dalhin daw sa ano, no, yun yung utos eh, sabi ni Melanie, di ba? Eh ngayon ang nangyari eh hanggang anong petsa na, 26, oh ayan, wala pa rin, no. So ngayon nagsasalita si founder, no, founder sa kabila. Everything is in process. Oh, process na naman, processing. Ibig sabihin, parang sinasabi dito. Malinaw, no? Dito sa mga ayan, salita niya na sinasabi niya. Okay, tagtag ko lang mamaya. Everything is under process. It's on process, sabi niya. Na sila yung may hawak dito, no? Wala nang duda na talagang sila yung may hawak dito, no? Sa arena, dito sa Lenin Arena, no? Sila yung nasa likod dito. Kasi alam nila, ito talaga konting-konting talaga to, mga kalingap eh. Tapos ano yung mga mangyayari? Konting-konting talaga to, mga kalingap eh. Sinasabi process, tapos fully book, ano pa ba? Hindi sila naubusan ng dahilan, mga kalingap eh. Pagkatapos sasabihin ay ito pa, iniipon pa kasi naubusan. At yun nga, yun yung mga sinasabi nila kay Melanie Daman, no? So bali kung baga ay ginagawa nila yung sinasabi nila bago nila sinasabi sa social media kayo sa atin, no, mga viewers, supporters ng Kalingap, eh syempre pagkatapos dito ay binibriefing din si Melanie, ganito yung sinasabi namin, ganito yung sasabihin namin at ganito po ah, dapat ha. Pero minsan kasi ay hindi rin nagkaka eh si Melanie kaya-kaya dahil sa social media kasi hindi siya dapat ay hindi siya dati ano eh demand siya or hindi siya aware, di ba, dahil bago lang siya at hindi niya kabisado or siguro, no. Ayan, nahuli siya ni founder Anne na ganito, no, na masakit na raw yung ulo niya na kakaisip or di ba inaasahan niya yung mga pangako ng iba ng wakwak, no, pero hindi nangyari hanggang ngayon, wala pa rin, no. So maraming alibay, maraming chichibureche, marami, no. So binabantay natin to dahil aware tayo, concerned tayo, mga kalingap, di ba, kayo katulad sa inyo, no, na talagang sinusubaybayan, no. At dito nga, lima balbas ay marami talaga ang nakapansin ng mga reaktor, no? Kaya talagang pinagpiyepestahan to. Yung itong wakwak na ito, mga kalingap, no? Yung mga marami siyang galamay, no? So dito, na-brainwash na rin niya yung iba na nasabi, no? Na naka-process. O, ibig sabihin ng naka-process, naglilikom pa to ng pondo, mga kalingap. Diba? For your FYI lang siguro, no? Dahil kung halimbawa naka-process, eh baka kasama nga yun. Eh pagkakulang nga yung pera mo, papasentlos ka. Oh. Paano 'yan? Eh di ba papahiya ka ni Melanie or di ba? Sasabihin natin, punta lang tayo doon. Pero kunwari na fully book, eh di ba? Maraming dahilan, mga kalinga, para at least kahit papaano eh andiyan yung pangalan ng St. Luke's, pangalan lang. Di ba? Oo, pwede namang mangyari yung ganun eh, mga kalinga pe. Oh, puntahan na natin, punta lang tayo doon. Pero malayo 'yun, ha. Grabe, magagastos ka pa rin doon, ha, kahit papaano. Eh kung yun nga sasabihin ng source or eh palabas ko na lang na fully book, eh hindi naman maniwala yung tao eh, tsaka yung mga viewers eh, dahil mismo yung mga viewers na yan pumupunta rin minsan, yung iba rito eh paano, eh kung yun nga sasabihin ng source or
Eh, palabas mo na lang na nabulibok. Eh, hindi naman maniwala yung tao eh. Tsaka yung mga viewers eh. Dahil mismo yung mga viewers na yan, pumupunta rin minsan. Yung iba rito eh, hindi naman talaga ano, di ba? Diyan at nagpapacheck up sa St. Luke's, di ba? Eh, ngayon, ang nangyari, oh. Alam nila na wala namang pulibok. Well, hindi naman nagpupulibok eh. Kasi, di ba? Excuse me. Alam nila eh, kasi papacheck up sila. Oh. May OPD yan eh. Merong, pwede, at hindi naman pwede sasabihin natin pulibok eh. Dahil, pwede ka naman magka, di ba? Oh. Pupunta ka lang doon. Tapos, pila-pila. Tapos, pero walang polybook na sinasabi, di ba? Eh, ito, wala na lang talaga may konti. Wala na lang talaga masasabi. Walang, di ba? Daming dahilan eh. Mga kaniyap, eh, yung nagawa din nila paraan kung panibagong ibang dahilan. No? Ito naman, processing. No? Wala yung may plano kung ano yung mga mangyayari. Wala na bang karapatan si Melanie sa anak? Mm-hmm. Na bakit ganyan sila? Mm-hmm. Ano ba talaga? Meron kung sa meron. Meron. May karapatan na naman. Oh, no. So, paulit-ulit tayo. Meron sa karapatan. Eh, ina siya eh, di ba? Andun yung ina. Pero, may pero nga eh. Hindi nga niya kaya pa. Hindi niya kaya alagaan si Rina dahil dapat special yung pagtutok sa kanya. Dahil si Rina may sakit sa kondisyon niya. Hindi mo ba naintindihan yun? Ha? Ulit-ulit sinasabi ng Kalingap. Ang daming reaktor. Nasa 30 na kaming reaktor. Oh, bukod pa sa amin, no? Na laging nagsasabi at laging nagpapatnubay at laging ito, no? Tinutuwid yung mga mali ni Melanie. Well, karapatan niya kasi ina siya, pero pagdating nga sa pagpapagamot kay Rina, 'di ba? Nandun na 'yan eh. Nung una pa lang part 1, hindi ba naintindihan ng mga 'yan, ha? Nandun pa lang part 1 pa lang, ha? Talagang tinutulungan na. Usang loob na talagang binibigay ni Nestor 'yan, no? Binibigay niya kasi alam niya na makakatulong talaga ng malaki ang Kalingap. Oh, ngayon, asan si Melanie noon? Oh, paulit-ulit na naman ba tayo? Eh, marami magagalit sa atin diyan, 'di ba? Oh, ngayon, sasabihin niyo processing, sabihin niyo polybook, sabihin niyo lilikom pa. Yung pagbabawi ng pera, 'di ba? Kulang pa din pabahay kaya binawi. Oh, iniipon pa uli, no? So, ngayon hanggang ngayon kahit yung tao na plano ng engineer wala. Diba? So dito na naman tayo processing. Bakit ganyan sila? Ano ba talaga? Sabi ni Ma'am Naya. Ayan, Naya, mixed vlog. Ano sabi ni Ma'am Naya? Ano sabi ni Ma'am Naya? Nagbe-base na naman siya dito sa nagko-komento at nagsasabi at nag, 'di ba? Nagsusulat, binibase na naman niya. Ano magsasabi ng ganto ganyan? Wala man lang siya sa sarili niya na 'di ba na pananaw at pag-iisip at 'di ba? Common sense, sentido di ko muna. Oo nga, no, dapat pala hindi mo na pala kinuha ng, kung hindi man siya, oh, sabi kanina kasi hindi daw sila nasa likod eh. Hmm. Dapat hindi kinuha muna, di ba? Dahil kung sabihin natin na suporta sa baboy, sa hiram na 30 mil, oh, di ba? Kalokohan, mga Kalingap, I'm sorry sa word, no? So, dito, no, mayroon talagang lalabas na lalabas ang katotohanan na at hanggang kailan, no, maguguluhan dito si Ate Melanie, mga Kalingap, no? Bantayin natin to dahil malapit na to, eh, malapit na. Dahil nung isang araw nga, di ba, isang araw, ay sinabi niya na sumakit na daw yung ulo ni Ate Melanie sa mga sinasabi, mga pangako at mga talagang magagaling magsasalita mga to, eh. Ibig sabihin, ano sila, eh, no? Talagang sanay na sanay, eh, basher, yak-wak-wak nga, di ba? Alam na lang kung paano wakwakin yung tao, di ba? Kaya nga tinawag na wakwak eh, di ba? Nakalingap. So dito tayo, no? Processing na naman. Kaya marami umalma dito eh, no? Yun na nga po, Ma'am Naya. Nagbabasa siya dito, no? Kasi nagbabasa diba? Siya. Nagbabasa siya ng mga comment. Ang tanong dito, may nagtanong, pero hindi niya sinagot, no? Kung wala na nga daw ba karapatan, of course meron, no? Ay, meron. Meron sa meron. May karapatan si Melanie dahil nanay. Dahil nanay siya. Oo, May karapatan siya na dapat mag-alaga. Agree tayo doon. May karapatan siya, lahat ng karapatan. Nasa kanya yan. Agree tayo doon talaga sa karapatan na yan. Kasi bilang nanay, di ba, siya yung lumuwal dyan sa anak si kay Rina, di ba? Siya yung hindi ka lang nag-aalaga, no? Yun. Karapatan niya na magpasukol kung na siya yung susuhulan. Oo, tama. Karapatan niya na magpawakwak dahil dito sa mga tao na nasa likuran niya. Lahat niya, sabi ko may karapatan. May karapatan. No? Karapatan niya lahat. Karapatan din niya kung yung anak niya mapapabuti o hindi. Dahil dito sa gawa niya. Ano? Hindi, teka.
yan, ano? Pagkuha dito sa kay Reyna sa Kalingap, lahat, gaya ng sabi ko, may karapatan, walang pwedeng mag-question dito. Pero ito ah, meron lang akong napansin, meron lang akong itatama dito ah. Lahat may karapatan, no? Lahat may karapatan. Panulsol, nunuhol, karapatan. Pero yung karapatan na magiging maayos or karapatan na ano yun, magiging masisira ang buhay ni Rina, may karapatan. Hindi na karapatan yun, katarantaduhan yun. Ang kay Lons. Hindi yung karapatan, kalokohan o ano yun, kabalastugan o anong tawag nun. Siyempre, karapatan, may karapatan kang sisirain ang buhay ng anak mo. Hindi. Walang karapatan. Meron. Wala siyang karapatan. Ay, dito nagkamali si. Pero siya yung opinion. Pero sinasabi dito, no? Ang mga plano nila, karapatan niya po 'yun. Oh. Pero sangay lol sa. Yung karapatan na sasabihin na sisirain yung buhay ng anak niya eh maraming aalma rito dahil una na 2 taon nang inaalagaan ng Kalingap nito tapos sasabihin mong karapatan na, 'di ba? Hindi pa pwede, hindi tayo ang may karapatan ngayon na talagang tugisin kung sino nasa likod at tugisin kung ano pang may panunuhol nga ba talaga or di ba bakit nagbago ang isip or ihip ng hangin pagdating doon sa pagkuha kay Rina na which is na maganda naman ang nangyari dito sa pangalaga ng Kalingap sa kay Rina mismo, di ba? Lahat pag-aaral ulit pa na naman, magagalit na naman ng mga viewers natin paulit-ulit na naman, no, di ba? Yun yung real talk, yun yung katotohanan eh, di ba? Achievement na nangyari sa buhay ni Rina. Nung una ay hindi nagsasalita at talagang, di ba? Totally damaged si Rina dati. Pero ngayon, di ba? Oh, sabay kinuha niyo na hindi pa naman talaga fully recovered, fully healed, di ba? Tapos ngayon, meron na namang sasabihin na ito, di ba? For content, ganyan. Content, wala namang nagsasalita, magagalit na mga di ba? Parang si Mama Ani ang ino. Ngayon, ito, wala na. So, mga kalimang mabalbas to. So, doon na lang tayo, no? So, yun nga. At dahil sa pagmamahal, pagmamalasakit ni Rina ng Kalingap. Nito, sa Kalingap, no, mismo. At pinapatnubayan natin sila lahat, no? At mismo, mga reactor, no? Mga kalimang balbas. Nagbabantay talaga, no? Kung ano may mga achievement, ano, naging update, no? So, pero, no, mga kalimang, isa lang naman talaga dapat, eh. Kung naging maganda lang sana, no? So, maraming nagsasabi, eh, wala tayong ebidensya na naging maayos si Rina. Ang lumabas sa atin, kasi merong CCTV na nakatutok sa bahay ni Rina, yung mga CCTV na may marunong umamoy, no? At marunong kumilatis, yun yung mga CCTV ng Kalingap, no? Na nagsasabi na, walang negative, eh, mga Kalingap, eh, no? Hindi naliligo si Rina ng ilang araw na, balik na yung damit. Para sa akin, no? Tapos yung sinasabing may pulbod sa, no? Parang, kumbaga, parang nag-aalaga pa daw si Rina, no? Meron pa isa dito, no? Na siya na nga yung aalagain dapat, siya pa pala ang nag-aalaga sa mga anak niya or sa kapatid niya, no? Mga Kalingap, eh, paano nga? Kung halimbawa, umalis ito kasi may baby, papatya, or ano, di ba? Kasama si Rina, eh, paano? Sino magbabantay nun? Kung nag-aaral nga yung isa din. Oh, eh, di si Rina. Ibig sabihin na siya yung inaalagaan dati ng Kalingap which is na maganda para sa kanya, 'di ba? Naging disadvantage pa ito dahil siya yung nag-aalaga, 'di ba? Magiging ano pa, ano ba ang mangyayari dito? Eh hindi nga ang alam natin, no, 'di ba? Ang alam natin hindi pa magaling na si Rina, hindi pa magaling. Napakasimple lang 'no kung nandoon si Rina. Maanalisa natin 'yan eh. Ma-determine natin agad eh kung ano mangyayari kay Rina ngayon eh sa bagkos, 'di ba? Nandun pa nga siya sa 95%. Tapos sasabihin nyo, magaling na si Rina, marunong na at nandyan na. At masaya, ang saya-saya ni Rina. Paano naging masaya kung ikaw ay magbabantay? Ibig sabihin, yung sinasabi ko na magbabantay, hindi, talagang ano yan eh, responsibilidad yan, di ba? Pero sinasabi natin, pagbabantay, halimbawa dito, no? O, kay Rina, nabantayan niya yung mga kapatid niya. Eh, sa ganyang sitwasyon, eh, hindi pa pwede. Di ba, mga Kalingap? Di ba pwedeng mang ganyan mangyari? Dahil nandyan pa siya. Talagang kailangan pa ng gamutan. Kailangan pa ng ganitong klaseng kondisyon. Di ba mga Kalingap? Nag-gets nyo? So hanggang dito na lamang po. No? So mamaya ay panibago update na naman tayo sa ating pinakamahal si prinsesa mga Kalingap. No? Si Rina po. So sa mga pagpalang araw po sa lahat, lalo na sa ating ama na si Kuya Val, Santos Patubang, at Edna Vlogs Kalingap Rap. Thank you, God bless. At lagi po tayo mag-ingat. Holiday pa rin ngayon mga Kalingap po. So enjoy lang. No? Thank you, God bless. At God first. Bye-bye.